Yo, what's up? Mikoy RV once again and welcome back ulit sa aking maiwagang YouTube channel. And for today's video, magre-review tayo ulit ng isang kanta mula sa ating kapatid sa larangan ng musika. Pero bago yung kapatid, kung ikaw ay napadaan lang dito sa YouTube channel, meron kang makikita dyan ang subscribe button by click lang yung kapatid. Sa tabi niya may notification bell, kalimbangin mo para naman updated ka sa mga ilalabas ko pang mga video. At bago natin simulan ng paghihimay, pag-ukay, pag-review, syempre isang munang umatigabong intro. Sino nga ba si Mikoy? Katanungan ng marami at kung bakit respetuhin ng iba. Tila grabe, simple lamang ang sagot. Gusto mong ikarkula lamang sa akin ng iba kapag ikinumpara. Ako yung taong kumakain kahit walang kutsara. Nagrarap sa entablado, damit ay di magara. May sapatos mumurahin, halagang 300. Pero kanta kong sinulat, napadpad na kung saan. Ginawa kong hasaan ng talino. Ang susunod na kanta ng ating re-review at bibigyan natin ng reaction at komento ang title nito kapatid, 44 Bars Challenge. Siyempre ang isa sa kumasa dito si kapatid na Ren Presco, tas live verse to kapatid, tas nakalagay dito, di ko basta-basta to agarang na ibibigay, pahirapan ka muna sa bawat letrang maghihimay. Oh puta, pahirapan ako maghimay dito ha. Ah. Maganda to. So wala nang tanghihintay, wala nating patagalin. Shoutout nga pala niya kay Ren Presco. So i-play na natin yan. Hindi ako magsasayang kahit na isang segundo. Ayos. Itataya ko lahat ng aking 100%. Glock 9 ko nandiyan ka talaga pakinggan mo to. Ayos ha. Salamat po Glock. Ulit natin, ulit na konti. Kaya ako lahat ng aking 100%. Black 9 ko na dyan ka talaga pakinggan mo to. Sa labang po black kasi binigyan mo pa ulit ako na pagkakataon na mahawaan ko muli yung labis sa papel mapakinggan. Salamat nga pala Glock at binigyan muli ako ng pagkakataon na mahawakan yung lapis at papel. Kumbaga, parang natenga to si ano dito, parang dating dito, parang natenga siya. So, binigyan uli siya ng pagkakataon para magsulat. Parang ganun, parang na-inspira uli si kapatid na Ren Presco para magsulat uli. Ako yung dala ko na apoy, hindi ko na palalabas na talaga pakinggan mo to. Sa labang po black kasi binigyan mo pa ulit ako na pagkakataon na mahawakan ko muli yung lapis sa papel. Mapakita ko yung dala ko na apoy, hindi ko na palalabas. Live verse to kapatid, a live verse, no? Patatapusin yung pangalan ko sa isen. Ayos ah. Ang bilis. Muli yung labis sa papel, mapakita ko yung dala ko na apoy, hindi ko na palalapasin. Patatapusin yung pangalan ko sa isen na to. Tataya ko lahat ng pati pato para sa ulit naman na to. Para, Tataya ko na ulit ito. Tataya ko na ang huling pato ko para sa laban na to. Kumbaga, ano yun? Ito na yung huling sulat mo, kapatid. Tapos ayaw mo na mag-rap, parang ganon. O talagang ibinigay mo na lahat dito sa 44 Bars Challenge na to. Ayos ah. Shoutout nga pala dyan kay Ren Presco. Ito si Ren Presco. Isa rin talaga sa mahusay magsulat to pagdating sa mga bagsakan eh, no? Ako yung limaw na ngayon lang lumabas, no? Kumbaga, matagal na tulog. Kaya pa yung mga rapper na matagal na tenga, matagal na penga, pag lumabas talaga yan, grabe. Apoy yan, naglilayab yan kasi maraming naipon na verso yan eh, no? Na bara. Real talk, matalino na, no? Yung mga nakikinig, yung mga listeners ngayon, hindi na lang basta nakikinig eh. Hinihimay na rin nila yung mga naririnig nilang kanta. So kaya kailangan once na gumawa ka ng kanta, makabuluhan talaga. 'Di ba? 'Yun yung ibig sabihin dito ni kapatid na Ren Presco. Na pag gumawa ka, makabuluhan, may laman. Hindi yung basta gumawa ka lang ng kanta tas basta rhymes lang, 'di ba? Matalino na mga listeners ngayon. Talagang nakaabang na sa bawat bibitawan mo. Real talk 'yan, kapatid, real talk. Ako yung nagsika para lang sa inyo sumabay, di ba? Kumbaga, ginawa niya lahat para lang makasabay sa pagdating sa sulatan,
bagsakan, rap-rapan, sumasali rin sa ito si kapatid na rin, Presko, sumasali rin ito sa mga rap battle. Ano bawal, ano, ayos na. Hindi pwedeng huminto pero bawal na bumalik. Ayos ha. Mga tinik sa yung daanan, 'di ba? Tiisin mo lang yung sakit na bawat tatapakan mo tinik kasi yan yung mga tinik na yan yung mga hadlang na pipigil para marating mo o maabot mo yung pangarap o yung gusto mong marating. Maraming ganyan kapatid, yan yung mga sisilbing tinik na pag nalagpasan mo, mapapasabi ka na lang na huyo kayo sa akin pag narating ko yung pangarap ko. Yun yun eh, 'di ba? Nice one. Yun, tapos na ako sa buhay ng payabangan. Mas gusto ko pang makipagpalitan ng kaalaman. Nice one. Walang bumibilis sa'yo o puro karahasan. Gawin mo lang inspirasyon, mga masakit na karaan ng pangmakabok o kalmak o pranagkan. Walang bibilib sa'yo kung insulat mo yung puro karahasan. Di ba? Real talk yun. Kung puro karahasan lang yung ibabahagi mong musika, di ba? Walang masyadong bibilib sa'yo. Pero kung yung musika ang ibabahagi mo, ipapakalat mo, iparinig mo sa iba, is may aral, mas may kabuluhan nga naman. Nice one. Sarap na babawasan ng aking pasanin. Lahat naman tayo, ayan lahat tayo, hindi lang mga rapper, lahat ng mga manunulat pagdating sa larangan ng musika, is din natin nailalabas kung ano yung mga hinanakit o yung mga kahit anong nararamdaman natin, masaya, malungkot, di ba? Sa pagsusulat ng awitin natin yan nailalabas. Ay nakinig ka sa awitin kong ito, naabala ko ba tatlong minuto ng buhay mo? Naabala ko ba tatlong minuto ng buhay mo? Hindi kapatid, no? Hindi mo ako naabala kapatid. Natutuwa ako at pinarinig mo sa akin tong ganitong pangmalakasang bara, no? At hindi lang tatlong minuto kapatid, actually nasa 8 minutes sa tayo nagre-review, no? Okay lang yan kahit namabot tayo ng 30 minutos basta makabuluhan yung narinig nating kanta, di ba? Ayan, naglolo ko na naman yung keyboard ko, makapalitan ko na nga tong keyboard ko. Tuloy. Salamat dahil nakinig ka sa awitin kong ito. Naabala ko ba tatlong minuto na buhay mo? Hayaan mo baka ito na rin kasi yung huli. Hindi na ko madili mo suporta sa walang baki kasi hayaan mo baka ikaw na rin yung huli at hindi na ako malilimos ng suporta sa mga walang pake kapatid. Ako nandito lang nakasuporta lagi sa inyo. Lalo na sa mga Bulacan rappers. Yan number one sa akin yung nasusuporta natin ng Bulacan rappers. At syempre pangalawa yung mga rappers sa buong Pilipinas. Susuporta natin yan. Basta naglalabas kayo ng kanta at ipinaparinig nyo sa akin. Nandito lang ako para sumuporta sa inyo kapatid. Nakahalip pag ikay nag-iisa pag di sila ang napagrigal. Ulit natin yung party na yun. Ulit natin yung party na yun. Grabe yun ha. Tasawa na ba kay kasi paghirap makahali pag ikay nag-iisa pag di sila ang napagrigal. Di ka na rin nakilala. Real talk, di ba? Pag di sila napagbigyan, hindi ka na nila kilala. Real talk yan kapatid, real talk. Galing, galing ito Ren Fresco. Ang kulit ng utak mo kapatid ha. Itong binibitawan ni Ren Fresco dito is almost real talk lahat. Grabe, ito yung 44 bars, no? 44 bara na puro real talk yung binibitawan niya. Grabe. Actually, napakinggan ko na yung dating 44 bars ni Ren Fresco, ni kapatid na Ren Fresco. Dumoble, no? Dumoble siya dito. Kumbaga kung anong bangis niya dati do sa unang nilabas niya, dumoble yung bangis niya dito. Grabe, iba ka. Habang tumatagal lalong nag-iimprove to si kapatid na Ren Fresco, no? Ikay nag-iisa pag di si... Na-meet ko siya si Ren Fresco, na-meet ko siya actually sa BRBL, doon ko siya unang na-meet, no? Bulacan Rap Battle League. Doon ko siya na-meet si Ren Fresco. Ang may hawak sa kanya noon,
kasi meron din akong estudyante noon, meron na akong ako guro, tapos meron na akong pinanlaban. Kumbaga ang humawak naman sa kanya si Maestro, no? Pasawa na pake kasi pahirap makahali pag ikay nag-iisa pag isila ay pagbibigay ka na nila ilala sa bayanihan sa bayaniwan iisang babae bak nag-aati ay yeah bayanihan sa bayaniwan iisang baluarte bak nag-aati ay real talk, di ba? Bayaniwan, bayanihan, di ba? Dapat nagbabayanihan tayo sa isang baluarte. Kumbaga, baluarte nito, magsuportahan tayo, pero hindi. Ang nangyayari, baluarte natin ito, nagahatian pa, nagaagawan pa, nagpapataasan pa ng ego, no? Nagpapataasan ng ere. Parang ganun yung dating dito ng bitaw ni kapatid na Ren Fresco. At yun naman ay real talk talaga. Nice. Live burst to kapatid, dahil live burst to, hindi niya nirecord to. Live niyang tinira o binitaw niya to. Grabe, iba. Iba ka rin. Nice one. Nice, grabe. So dito na lang kapatid. Pagod siya oh. Makapagod yun yung ganun. Live burst mo, grabe, nakakahingal yun. Tapos nakaupo ka pa. Grabe, di natin sa... Bigyan natin ng magandang picture dito si kapatid yan. Yan, yan, grabe. Iba ka kapatid na Ren Fresco. Ang title nito kapatid, 44 Bars Challenge ni kapatid na Glock 9. Siyempre, ang isa, ano naman sa kumasa dito si kapatid na Ren Fresco. Kung napanggan nyo yung mga bars niya, grabe. Mula umpisa hanggang sa matapos, puro real talk talaga yung narinig ko doon. At talagang medyo may hugot. Talagang ang dating dito ay parang may pinaghuhugutan dito si kapatid na Ren Fresco, no? At muli siya nagbalik, no? Nagpapasalamat siya at muli siya nagbalik sa lapis at papel para magsulat uli ng mga kantang ibang level, no? Ito si kapatid na Ren Fresco. Maraming maraming salamat sa tiwala, kapatid, no? Suporta natin to si Ren Fresco. Isa to sa mahusay magsulat talaga pagdating sa larangan ng rap-rapan, no? Nag-aapoy ng mga bara. Ren Fresco lang meron yan. So maraming maraming salamat sa iyo kapatid na Ren Fresco, sa tiwala, sa paniniwala at sa suporta. Ingat palagi kapatid. Makikita rin tayo someday at sana magkaharap tayo sa isang mesa para makapag-inuman naman, para makapag-usap naman. Malay mo, makagawa tayo ng isang kanta na mabubuo natin, na magka-kombinasyon tayo. So looking forward ako dyan pa kapatid. So maraming maraming salamat. Ingat palagi. Peace out. I'll be proud.